Ang mga pirata ay mga taong nagsasagawa ng robbery o criminal violence sa mga barko. Madalas, ang layunin ng mga ito ay umakyat ng barko para kidnapin ang mga sakay nito at nakawin ng mismong kargo at iba pang mahalagang bagay dito. Isa nga sa kilalang lugar na talamak ang mga pirata ay ang Somalia. Kung napanood niyo yung video ko na ginawa ko tungkol dyan, malalaman niyo kung papaano nag-ooperate ang mga pirata rito, kung saan nanggagaling ang pondo at papaano ang hatian ng grupong ito sa mga nakukuha nilang ransom sa mga kumpanya. Pero alam niyo ba na meron ding pirata dito sa Pilipinas? Oo, tama narinig niyo, at nakabase ito sa Manila Bay. Ang leader ng grupo ng piratang ito ay si Emilio Chanco. Siya ang utak at responsable sa lahat ng barkong biglaan na lamang nawawala sa area. Hindi lang ang laman ng barko ang kaya nitong nakawin, dahil ang mismong barko ay ninanakaw rin at binibenta nila. Noong 80s at early 90s ay naging tanyag ang pangalan ni Emilio Chanco at grupo nito sa pamimirata. Gumagamit ang grupong ito ng hotel na overlook ang buong Manila Bay. Ito ang nagsisilbi nilang base. Hinahire ang grupong ito sa halagang $300,000 para akyatin ang barkong nais nitong piratahin. Iko-confine nilang mga crew sa isang kwarto. Pagkatapos nun ay itatransfer ang cargo at ibibentang mismong barko. Minsan, ginagawa nilang pamimirata sa barko para makakolekta ng insurance. At ang mismong kliyente nila ang mamimili ng barko na titirahin nila. May usap-usapan din na may mga kasabwat ang grupo ni Emilio Chanco na mga matataas na opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaan na naging dahilan ng pagkamatay nito sa kulungan. Pero walang matibay na ebidensya ukol dito. Ang estilo ni Emilio Chanco ay may uutusan siyang isang tao na aakyat ng barko bago ito maglayag. At kalaunan, dito na aakyat ng mga iba pa niyang mga kasamang pirata. Pagkatapos ay aagawin nila ang barkong ito at uutusan ng mga crew na kontakin ang may-ari ng barko para sabihin na nagkaroon lang ng problema sa makina ng barko nila. Halos ilang taon nitong ginagawa ng grupo ni Chanco at hindi itong mahuli-huli ng otoridad. Kaya naman, naging talamak ang pag-asik ng lagim nito sa buong karagatan ng Pilipinas. Dito naging kampante si Chanco sa ginagawang pamimirata ng kanyang grupo. Mas naging garapalan ang ginagawa ng kanyang grupo na pamamaraan ng pamimirata. Naging padalos-dalos nang naging desisyon ni Emilio Chanco na naging dahilan ng isang malaking pagkakamali na nagdulot ng kanyang pagkahuli at ng kanyang mga kasamahan. February 2, 1991, inakyat ng grupo ni Chanco ang barkong MV Tabangao Oil Tanker na pagmamayari ng gobyerno ng Pilipinas. Ang oil tanker na ito ay may karga-kargang 2,000 drum ng kerosene, may git 2,000 drum ng gasolina at 4,000 drum ng diesel na nagkakalaga ng mahigit kumulang 40 million pesos na maglalayag sana patungo Mindoro. Ang barkong ito ay mayroong 21 na crew kasama na rito ang kanilang kapitan. Inakyat ito ng 7 pirata kasama si Emilio Chanco na mayroong bit-bit ng mga armas tulad ng M16 rifles, 38 at 45 caliber na baril. Itinutok ito sa mga crew at ikinonfine sa isang silid. Inutusan ng mga pirata ang mga crew na pinturahan ng itim ang pangalan ng barko at palitan ang pangalan nito. Inutusan din ng mga pirata na magradyo sa PNOC o Philippine National Oil Company para sabihin na may inaayos lang sila sa barko. Pagkalipas ng ilang araw ay hindi na makontak sa radyo ang barko. Dito na nag-report ang Philippine National Oil Company sa Philippine Coast Guard na agad-agad na nagsagawa ng paghahanap sa tulong ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Ngunit nabigo sila sa paghahanap sa naturang barko. Matapos yun, naglayag ito patungong Singapore. Ang problema, yung mga kliyente ni Chanco ay hindi siya sinipot sa Singapore. Kaya napilitan silang bumalik sa Pilipinas sa may Batangas para magpalamig. Pagkaraan ng isang buwan, March 1991, naglayag silang muli sa Singapore at matagumpay na naibenta ang mga kargamento ng barko at nailipat sa isa pang barko. Pagkaraan uli ng isang buwan, bumalik sila sa Batangas at dito pinababa at pinakawalan ang mga biyag na crew at nagbanta
na huwag silang magsusumbong kundi ay papaslangin silang lahat. Hindi alam ng mga pirata na nagsumbong ang mga pinakawalang biyag sa otoridad. Dito unti-unting naaresto ang mga kasama ni Chanko. Noong May 1991, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na may pirata sa karagatan ng Batangas. Kaya agad naman nagsagawa ng surveillance ang NBI. Dito tuluyang nadakip ang leader ng pirata na si Emilio Chanko sa isang hotel sa Batangas. Matapos ang mababang paglilitis, napatunayan na guilty ang maakusadong pirata. Si Chanko at ang kanyang mga kasamahan ay nasintensyahan ng parusang kamatayan. Pero hindi ito natuloy dahil sa 1987 Constitution. Kaya ang naging sintensya na lamang ay reclusion perpetua o 20 o hanggang 40 taon na pagkakabilanggo. Magkaraan ng isang taon mula nang siya ay makulong, taong 1992, iba't ibang international media ang gusto sanang ipalabas sa telebisyon ang buhay niya bilang pirata. Pero hindi ito natuloy dahil si Emilio Chanko ay namatay sa loob ng kulungan. Dahil nagtangka raw itong tumakas kaya nabaril ito ng gwardiya. Dahil sa pangyaring ito, napuno ng pagdududa sa mata ng publiko ang ginawang pagpaslang kay Chanko at naging usap-usapan na pinapaslang lamang daw ito ng opisyal ng gobyerno na kasabwat sa mga gawaing pamimirata ng grupo dahil natakot na madawit ang opisyal sa kaso ni Chanko. Alam niyo ba na nakakapagtaka ang sinasabi nilang nagtangkang tumakas si Chanko? Alam niyo kung bakit? Dahil ayon sa report ay hindi na ito nakakapaglakad bago ito mamatay. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.